Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon ay hindi po tayo mag-chart actually. At gusto kong mag-share about sa cryptocurrency, about airdrop, kung paano ako naka-receive ng worth 85,000 pesos na airdrop using 3,000 pesos. Pero di ako sure kung 3,000 or around mga 4,000, I think. Mga ganun lang ano. So nagre-range lang dun yung naka ano ko. Kumbaga nagastos ko sa buong pagpa-participate ko sa ano na to, sa airdrop na to. And syempre yung name ng token na to is Arbitrum. And hindi rin po ako makapaniwala ano na talagang totoo pa lang kumikita dito ng ganung kalaki. And even guys, yung ibang mga wallets ay kumikita talaga ng million, guys. Ayan, kaya sa crypto marami talagang pwedeng pagkakitaan dito. Hindi lang po trading, hindi lang po staking. Actually, marami talaga, guys. Okay. So ngayon, paano ko ba siya na ano na or paano ba ako nakapag-participate? Ayan, pero syempre, don't forget to subscribe ano sa ating channel. Ayan. Tapos okay, paki-press na rin si all button para palagi po kayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na ma-upload natin. And going back sa ating topic. So paano ba ako nakapag-participate dito? So dati kasi talagang nakakakuha na ako ng mga airdrops before through holding token sa Binance. And yung pinakamalaki kong airdrop ano, kung di po ako nagkakamali, nasa worth 45,000 yun. XRP ata. Sa tingin ko doon nakuha yun eh. Yung token na yun. Ayan. So medyo malaki yung ano natin nun. Hold natin sa XRP. Kaya, ayan, kumita tayo ng airdrop dun. Ano? So ngayon, going back kay ARB. So syempre, sa ngayon kasi, since nung 2022, mas active na ako sa Twitter. Ayan, kasi kung talaga ikaw ay isang crypto enthusiast, eh dapat doon ka magbabad sa Twitter, hindi po sa Facebook, no? At hindi rin sa Instagram. Ayan, pero syempre sa mga site na yun, meron din naman, di ba? And actually, pagka nag-browse ka sa TikTok, mayroong mga ano eh, mga influencers pa din na nagpo-post ng mga video dun about sa crypto. Ayan, pero mas advisable guys, ayan, para maging updated kayo, mas updated guys, eh sa Twitter kayo talaga mag-focus if you are willing to learn ano, something new about crypto. Ayan, so doon kasi talagang halos andun lahat. No? Ayan. And sa kababrowse nga natin, ayun. Nakita ko, tapos parang naisip ko lang na ba't di ko itry? And kasi maliit lang naman yung kumbaga yung ipapasok. Tapos, yun na. Mas malaki yung kumbaga yung magiging reward compared dun sa risk. And actually, pag sumasali ka ng airdrop, ang pinakagastos lang dun kasi is yung sa gas fee. And alam natin, ano, pag sa Ethereum, pag dun sa network na Ethereum, medyo malaki yung gas fee. And even nung kalakasan ng Axie, guys, talaga umaabot ng 3,000, 4,000 per transaction. Ayan. So, nauso yung mga L2, mga layer 2 scaling solutions. Tapos doon na nag-start at naglabasan yung mga malalaking airdrops. And since to nag-trending yun, and kasi before noong 2022, parang hindi pinapansin-pansin eh. Okay. And even nung kay Arbitrum kasi meron pa tayong optimism, di ba? So dito kay Arbitrum nag-try lang ako at yun nga
So medyo pinalad, pero sa ano kasi sa airdrop guys, it doesn't mean na pag sumali ka is kumbaga sure win na yon. Okay, so wala pong ganun, especially sa airdrop. Ayan, kumbaga nag-anticipate ka lang na pwede ka kumita ng ganun kalaki, no? At hindi naman lahat ng airdrop is nagbibigay ng ganun kalaki guys. It depends doon sa mismong project kung ito ba ay may potential or wala, no? And sa ano, sa airdrop guys, meron tayong dalawa. So yung isa free, hindi mo kailangang gumastos ng kahit singkong duling. Okay? Basta magpa-participate ka lang at itetest mo yung mismong ano nila. Mismong chain nila, guys. Ayan. Then, yung number 2, yung tinatawag na retroactive. Ayan. Pag sinabing retroactive, guys, yun ang kabaligtaran ng number 1, ano? So, sa number 1, hindi kailangan ng pera. Sa number 2, kailangan ng pera. Which is, kumbaga, may risk pa din naman, ano? Ayan. Pero maliit lang, kumbaga. Ayan. So, mas malaki potential, of course, dun sa may pangalawa, which is yung retroactive. Ayan. So, yung 85,000 na yun, kinita ko siya sa Arbitrum. Okay? So, isang bagsaka lang yung kumbaga. Nung na-receive ko, binenta ko na kaagad. Okay, tapos, ayun. So, reinvest lang. Then, paano ba ako nag-qualify? So, ipakita natin, ano. Ayan, kasi dito, naka-profile na yun sa akin, actually. Naka-profile na yun. Ito, oh. Ayan. Points earned on Arbitrum, kasi merong mga, ano yun, eh. Mga points, na kapag ikaw ay nakapag-bridge ng funds into Arbitrum 1 network, ayun. So, 1 point yun. Tapos, ayan pa, conducted transactions during 2 distinct months, during 6 distinct months, during 9 months. And kasi before, medyo tinamad din kasi ko eh. No? Mas nag-focus ako dun sa may number of transactions. Then, nung na-reach ko na yun, ayun, tumigil na ako actually. Talagang di ko siya natyaga. So, I'm very blessed kasi yun nga, no? Kahit na medyo tinamad tayo nun, still ano pa rin tayo, pinagpala pa rin tayo ni Lord. Ayan. Pero this time, ayan, sa nauuso ulit na talagang kumbaga top-seeded na upcoming, ano, na airdrop, which is yung ZK Sync. Ayan. So talagang tinatsaga po natin siya. Okay. Para makapaldo naman tayo kahit 6 digits, ano? Kahit mga 200,000. Pero syempre, yun nga, no? Hindi pa siya kumbaga sure or 100% na magbibigay ng ganung kalaki. And even kung yung project ba na to ay magbibigay na airdrop, no? So kumbaga mag-speculate ka at yun nga, mag-invest ka ng konti, ano? And kumbaga pagka nag-try ka, isipin mo na lang na wala na yun. Yung pera na yun. Ayan. So, kumbaga, di kang mag-re-risk. Paano ka kikita? Okay? And, so, dito kasi, pagka sinilip natin to, wait lang, saan ba yun? Dito, I think. Ayan. So, ito siya. Nung nag-claim ako, merong mga, ano, kumbaga, eligibility. Yung pinakita natin dito, ayan o. Di ba marami yan? So, kung na-reach mo yung certain points, may corresponding na number of tokens. At mamaya makikita natin yan. O, di ba? Ayan. And yung mga naka-check dito, ito yung mga ginawa ko, of course. So, nag-bridge ako sa Arbitrum.
from ETH network to dito nga Arbitrum network, L2 to ano. Ayan, tapos si ETH is L1. Ayan. You bridge funds into Arbitrum 1, tapos same with sa Arbitrum Nova. Ayan. So dalawa kasi yan, May 1 and Nova, no? And pangalawa, so syempre of course nagma-matter yung transactions. Okay? Transactions over time. So supposed to be dapat nakapag-transact ka ng 2 distinct months. So of course, for example, January, February, March. So tatlo 'yun if ever man. Ayan. And yung nagawa ako lang dito is 2. Sayang ano. Ayan. Pero syempre kung pas nagsipag pa ako noon, mas mataas yung makukuha ko. So at least baka kumita tayo ng mga nasa 200 noon. And kasi yung iba ano, 4,000 eh. 'Di ba? Which is medyo malaki 'yun, guys. Or for ano pala, 4,000 token pala. Ayan. 4,000 token. Okay. 269. Tapos ayan. Ay nagma-matter guys yung transaction. And yung iba guys, yung mga OG na sa pag-airdrop, yung mga farmer talaga na airdrop. Eh ano, kumbaga every week talaga nag-aano sila, nagtatransact. Ayan. Pangatlo, ito. Okay, pasok din tayo dito. Transaction frequency and interaction. You've conducted more than 4 transactions. Good chance. So, of course, pasok tayo dyan. Or interacted with more than 4 smart contracts. Ayan. So, 4. Kada project kasi ibang smart contract yun, ano? Na nagbi-build sa may ano na yan, sa may ecosystem na yan. And of course ARB to, no, di ba? Arbitrum, maraming project na nagbi-build diyan, guys. And based dito sa may transaction frequency natin and interaction, na-hit natin yung 25 and medyo kayo napos tayo, no. Much better kung na-hit natin tong 100 eh. Ayan, kaya yung target ko ngayon dun sa may ZK Sync at least 100. Ayan, tapos ma-hit natin tong 6 or 9 months. Ayan. So basta dire-diretso lang naman 'yun ano. Tapos, ayan. Then dito is paliado tayo. So transaction value since 3,000 nga lang eh, 'di ba? 3,000 to 4,000 pesos lang yung kumbaga na i-risk natin dito kay Arbitrum. Ayan, pero kumita pa rin tayo na 85,000, no? So dito, you've conducted transactions with more than $10,000 in aggregate value. So kumbaga pinagsama-sama na ano. So at least mga nasa 500 to kung 10,000 ano. Ay malapit sa 600,000. So palitan nata ngayon ano eh. 56 ba? Ayan. So mga 550 or 560,000 aggregate to ah. So it means pinag-plus plus yung transaction. Ayan, tas 50 to 50, of course yung mga whales eto sila. 'Di ba? Kaya talaga yung maximum reward na pwedeng makuha yun lang ano, 'di ba? Paldo-paldo. Then so dito rin X din tayo, assets bridge to Arbitrum 1. And of course, nagmamatter din po ito from ETH network ano to Arbitrum 1 network. So dapat makapag-transact ka doon or makapag-bridge na tinatawag. So at least ayan, more than $10,000 of assets. And of course, ETH yung karaniwan kasi dito binibridge, no. Ayan. 10,000, 50,000, $250,000 of assets. So, X po tayo dyan. And yung last, eto guys. Activity on Arbitrum Nova.
So meron tayo dyan, of course. You've conducted more than 3 transactions. Pasok. You've conducted 5 and 10. So of course pasok tayo dyan. And kung bibilangin natin to, parang wait lang, I'm not sure kung paano sila magbilang ng points. And kasi ang nakuha ko lang is 1,100. 1, 2, 3, 4. 4 points. Tapos ang minimum daw is 3. Pagka below 3, wala kang makukuwang airdrop. Ayan. So ngayon, silipin natin dito kasi merong qualification eh. Wait lang. Ito yun, no? So, yung point system, ito, guys. So, kung nakaipon ka ng less than 3, not eligible, wala kang makuha airdrop, of course. Ayan. And, pagka 3 naman, 1,250. I don't know bakit ganun. 1,100 lang. Pero, naka 3 naman ako, or 4. Ayan. Tapos, ang maximum ito, 12 or more, 10,250. O, diba? So, kaya nga guys, kayang-kayang kumita ng, ano dito eh, milyones, ano. So, yun nga lang, sa, ano na to, sa part na to, dapat, medyo malaki yung i-invest mo. And going back sa may sinabi natin kanina, di naman kasi kailangan na, mag-ubos ka no, for example, 50,000. Kasi yung gas fee lang naman yung maano mo dun eh. Mauubos mo ron. Or yung magagastos mo. Hindi yung mismong 50,000 na yun. And kumbaga yung 50,000 na yun, kung siya ay naka-ETH, ang mababawas lang po dun yung pang gas fee mo or yung pang transaction mo. Hindi po lahat yung 50,000 na yun. And anytime, pwede mo na ma-withdraw. Ayan. So, baka kasi nami-misinterpret nyo na, uy, bakit ako gagastos dyan ng 50,000 tapos di naman pala sure. Okay. So, di po ganun. Ang pinaka-gastos lang dito, yung mismong transaction. Ayan. And kung may question kayo about dun sa may transaction, nasa $0.51 so at least mga nasa 20 to 25 pesos per transaction. Ayan. So it depends ano. Ayan. Kasi pagka busy yung network or sabihin natin congested or traffic, mas tumataas yung gas fee or yung transaction fee. Okay. Ayan. Tapos ito na nga yun, diba? Yung pinakita natin kanina. Tapos, kung naka-ano ka lang dito, naka-8, o, oh, diba? Solid dyan, 4,250. Eh, yung value dati nun, nasa 1.3 per token nung Arbitrum, ano? 1.3 times 4,250. 5,525, tapos ita times pa natin yan. Okay, sa 56 kasi i-convert natin eh, di ba? 56. O, yan, 300,000. Di ba? Solid na, no? Ayan. Tapos, of course, so, meron din silang mga, ano, no? Mga pang-prevent ng mga bots. Ayan, kasi merong mga nagmumulti-wallet eh. Pero yung iba kasi ang ginagawa para makagamit sila ng multi-wallet, nag-BBPN sila. And kayo iba talagang million ang ano ang kinikita sa mga airdrops, di ba? Ayan. Number of anti-Cybill or Cybill rules were established. If an airdrop recipient's wallet transactions have all occurred within 48-hour period, 1 point is subtracted. Ayan. So, bawal kasi yung ano, for example, sa loob na isang araw, naka 50 transactions ka.
Okay, tas di mo na binalikan yun kasi niisip mo, ano eh, malaking volume na yun. So, madidetect ka as bot. Diba? Kasi bawal yun, no? Okay, so bawal yun. Plus, eto pa, ayan, kasi parang hindi ko ata ito na maintain. Supposed to be dapat pagka nag-take sila ng snapshot, so at least yung balance dapat tong wallet nasa 0.005 ETH. So ito ata di ko na maintain kasi nga halos nagamit ko dun sa may gas fee yung ETH, kaya naubos din yung 3,000 na yun. 3,000 to 4,000 actually. And basta nagre-range lang dun. And if the wallet hasn't interacted with more than one smart contract, one point is subtracted. Ayan. So of course, kung may plus points, may minus points. Ayan. So baka dun ako na minusan. Kaya naging 1-1 lang. And kasi kung makukuha mo tong ano na to, 3 points, meron kang 1,250. Diba? So kung 4 points, 1,750 yan. Solid. 5,250. Ayan. Kaya guys, yung sa may next airdrop, eh nakapag-plot na tayo dito na strategy. Ayan. So as of now, ayan, sa ano to ah? ZK Sync to. Pero mag-share tayo ulit dito about sa ano na to, sa airdrop na to. Separate video. Ayan. So kumbaga magbibigay lang ako ng ano dito. Kumbaga brief background kung paano ko siya ano inatake ngayon ano. Okay. Preparation para sa ano. Kumbaga pag nagbigay at nag-snapshot sila just in case na may na merong airdrop, ay de qualified tayo. Okay. So syempre pagka may usok, may apoy. And of course, pagka palagi nagte-trending, eh sa malamang meron. Okay. Pero not 100% of course. Okay. Ayan. Sa mainnet, may isa na tayo dito. Number of months transacted. So bali 2 na 'to kasi nakapag-transact na ako ngayon eh. This month. So, dalawa na to guys. Diba? So, papasok na tayo dun. Kung ang pagbabasihan natin yung sa Arbitrum, ha? Ah, diba? So, 2. E di, ano na to? May 1 point na tayo. Pwede, no? Ayan. So, basta kumbaga, mag-ano lang tayo. Ayan. Tapos, testnet. So, I think hindi na to, ano, updated. Tapos light. So, 3 months na to. Goods. All goods tayo dito, guys. No? And I think, kung hihinto na ako ngayon, eh baka qualified na ako. I think, ha, based sa ano ko, sa estimation ko, sa mga previous big airdrops like Optimism, saka sa Arbitrum. Okay. So yung kasi pinagbasihan ako eh. Plus nag-donate pa ako sa Gitcoin. Ayun. And malaki-malaki yung potential na to. Excuse. Ayun. Malaki-malaki yung potential na mag-qualify ulit ako sa ano to, sa may airdrop na to. I think mas malaki to compare sa Arbitrum. Ayun, pero sana lang kung mas ano mas mababa yung token na ibibigay nila, eh bumawi naman sana sa price. Just in case lang ha, hindi ko pa sinasabing pagkakaroon talaga ng airdrop dito. Ayan. Pero yun nga, going back sa topic, so ganun po, ano, kung paano ko nakuha yung 85k na yun using my 3,000 to 4,000 pesos. Ah, diba? And, of course, don't forget to ano no. Ayan, subscribe sa ating channel ulit. At huwag kalimutang pindutin ang
notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-update, na i-upload natin. Ayan. Dito lang po yan sa ating channel. And mag-comment lang kayo if meron po kayong question, or i-message nyo po ako sa Facebook, Billy J, ano? So, same lang din naman. Sambay pangalan ko. Wait. I-search nyo lang. Search nyo lang, guys. Ayan na, Billy J. Okay. Ayan. Tapos, add nyo na lang ako, guys. Alright. So, I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye. I am out.